Narito na ang mga balita sa oras na ito. Philippine Air Force target na magkaroon ng 24 na mga Super Tucano sa kanilang fleet pagdating ng taong 2024. Ikta-iktari ang lupa ay babahagi ng pamalaan sa mga sumusukong mga rebuilde. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Shoutout muna sa mga anak ni Sir Marjun Burabo na sina Princess Marjunette Burabo, Mark Benedict Burabo at Mark Burabo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Kinumpirma ng Philippine Air Force sa kanilang official publication na plano nilang magkaroon ng 24 na mga A-29 Super Tucano sa kanilang fleet. Ayon sa kanilang publication, ang layunin ay dahandahang dagdagan ang bilang ng light attack aircraft ng Philippine Air Force. Bibili muna ng karagdagang 12 Super Tucano sa susunod na taon at pagkatapos ay magdagdag ng 6 pa hanggang maabot ang total na 24 sa taong 2024. Sa ngayon, ang 15 strike wing ng Philippine Air Force ang nag-operate sa 6 na Super Tucano na na-deliver na ng Embraer sa ilalim ng isang deal na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Plano ng Philippine Air Force na palitan na ang kanilang mga lumang light attack aircraft na ini-operate ngayon ng 2 squadron. Kasalukuyan silang nag-operate ng mga Rockwell OV-10 Bronco at MRC-SF-260TP aircraft. Kapwa ang Bronco at SF-260 ay kailangan ng palitan dahil sa kanilang kalumaan. Wala pang naiulat na mayroong kontrata ang nilagdaan para sa pagbili ng karagdagang Super Tucano. Ngunit binanggit na ni DND Secretary Delphin Lorenzana na tinatrabaho na nila kasama ng Brazilian counterpart at Embraer ang para sa pagbili ng karagdagang mga eroplano. Ang A-29B Super Tucano ay isang turboprop-powered light attack aircraft at kasalukuyang nasa serbisyo ng mga iba't ibang armed forces sa buong mundo. Ito ay armado ng 2 12.7mm heavy machine guns at pwedeng armasan ng mga iba't ibang mga standard at smart munitions at mga missiles. Samantala, sa ibang balita, tinutulak ngayon ng Department of Agrarian Reform ang pagsali sa mga rebel returnees bilang mga beneficiaries ng land reform ng bansa. Ayon kay Secretary John Castriciones, ito ay legacy na nais ni Pangulong Duterte na kanyang iiwan ang pagsulong ng pangmatagalang kapayapaan sa buong bansa. Ayon sa record ng DAR, meron pang mahigit 500,000 hektaryang mga agricultural lands sa ilalim ng Republic Act 6657 o ang tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law, at meron pang 230,000 hektarya na lupa na pagmamayari ng pamahalaan na para sa agriculture sa ilalim ng Executive Order No. 75 ng 2019 na nakahanda na para ipamahagi. Noong Marso 19, namigay ang DAR ng mga Certificate of Land Ownership Award sa mga magsasaka sa Eastern Visayas. Kamakailan lang, nagbigay rin ang pamahalaan ng 91.6 hektaryang lupa na pagmamayari ng pamahalaan sa San Isidro, Leyte. Ito ay binahagi sa 485 ng mga beneficiaries. 262 sa kanila ay mga sumukong mga rebuilde. Sa susunod na buwan, ibang grupo ng mga rebuilding returnees sa Nueva Vizcaya ang bibigyan din ng lupang sakahan. Ito ay nagpapakita na seryoso ang pamahalaan na makuha ang simpatiya ng mga walang lupang mga magsasaka at ibabalik ang mga rebuilding sa pangangalaga ng ating batas.